si Moira sa pinag-usapang truth? Si Moira ay para nangang napraproning at aligagang-aligagan niya. Nararamdaman na niya kasi na unti-unti nangang lumalayo ang mga tao dito sa FX at lumilipat na ng S-Ridge dahil sa kawalan ng equipment ang FX. Lalong-lalo na ang pag-alis ng Mr. and Mrs. Villarica family na siyang magiging dahilan kung bakit mawawala ng kumpiyansa ang mga tao na magpagamot sa FX dahil sa kakulangan ng equipment. Pa siyang nanggalaiti nung malaman niya na si Lynette pala mismo ang nag-recommend sa pasyente niya. Hindi kasi niya matanggap na laging umaangat ang pangalan ni Lynette. Lalo naman ang hatid nito sapagkat itong si Moira ay hindi papayag at naiinis lalo dito kay Lynette sapagkat pakiramdam niya nasulot ang kanilang pinakaingatang pasyente. Moira, dapat tanggapin mo na lang ang katotohanan na talagang mas magaling si Lynette at talagang natatalo na nga unti-unti ang effects at simula na nga yan ang mga karma mo. Kaya tanggap-tanggap na ng katotohanan. Tala, si Dr. Tanyag naman ay nakiusap kay Moira at kay Lynette na itigil na ang kaguluhan dahil wala rin ang patutunguhan ang mga yun at paulit-ulit lang na senaryo na gantihan. Maingay umano at masyadong magulo. Gusto na niya ng tahimik na buhay kaya nagkasundo na sila na wala na umano silang pakialamanan. Maging sa side ni Zoe at maging sa side ni na Annaline at Lynette. Nagkasundo ang dalawa, subalit tutupad naman kaya itong si Moira? Ito nga, nagdududa itong si Ma'am Giselle kung tutuparin ni Moira ang kanyang mga pinangako. Dahil alam natin ang ugali ni Moira na may pagkaingitera talaga yun at kapag nasasapawan ay umaalma agad lalo pag si Lynette ang nakita niyang nakaangat. Kapag nangyari naman yun na ginalaw ulit sila ni Moira ay hindi naman magdadalawang isip nga itong si Lynette na lalabanan nga itong si Moira dahil hindi na siya kagaya dati na basta-basta na lang niyang naaapakan at naaapi. Samantala, isang invitation nga ang matatanggap ni Annaline dahil magkakaroon ng grad home alumni ang kanyang school at pinapayagan na magdala ng pamilya. Sumambat ito sa Migo na willing daw siyang sumama. Sumambat naman si Harry na hindi siya pwedeng sumama sapagkat hindi naman siya belong as family. Kaya na lang siguro kung may sasagutin siya sa isa sa kanyang manliligaw. Ngunit sa nakikita ko mukhang malabong mangyari dahil parang ayaw pa nga ni Annaline at hindi pa siya handa magkaroon ng isang jowa. Samantalang ito namang si Harry ay labis na nasaktan dahil nga tinanggihan siya ni Annaline at sinabi pang diretsahan na friendship lang ang mabibigay niya dito kay Harry. Yung komplikado naman talaga kasi lalo't alam ni Annaline na magkarelasyon ang kanilang ama at ina. At ito nga si Do Carlos ay tutol din sa kanilang pag-iibigan. Tala, dito nga naaabutan ni Zoe itong si Harry sa isang bar na maaga pa lang ay nagiinom na. Mukhang dinibdib niya ng susto ang sinabi ni Annaline. Di lang yun, pati ang naging sagutan nila ng kanyang daddy ay ikinasama ng kanyang loob. Dito nga ay aawatin siya ni Zoe. Subalit hindi ito matutuwa sa gagawin ni Zoe. Sinabi niya dito na sino ba daw si Zoe para makialam? Siya ba daw ay isang jowa? O siya ba daw ay kapatid? Bakit daw siya makikialam? Wala naman siyang pakialam sa kanya. At ano bang tawag daw sa kanya? Empokrita? Nasaktan si Zoe sa kanyang mga narinig. Lalo't alam niya ang katotohanan na tunay na kapatid niya itong si Harry na tinatago nilang mag-amang si Carlos dahil ayaw nga nilang malaman ang katotohanan. Nasampal nga ni Zoe itong si Harry dahil sa kanyang mga sinasabi ay nasaktan siya dahil alam niyang katotohanan na ate siya ni Harry. Ito na kaya malalaman ni Harry ang katotohanan kung ano ang tunay niyang ugnayan dito kay Zoe. Kung bakit ito ganun ka-concern sa kanya. Guys, pakaabangan natin sa susunod na mga tagpo. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Thank you so much. Bye! God bless everyone!